At ito naman mga kanegro, ang tawag dito sa amin, tabbi. Alright, it's me again mga kanegro. So for today's video, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung mga iba't ibang products na pwedeng makuha dito sa mga swamp areas tulad ng kinalalagyan natin ngayon mga kanegro. So, nandito po tayo ngayon sa Pamplona, a certain part of Pamplona na swampy area. So, titignan natin kung ano yung mga pwedeng ikabubuhay dito mga kanegro. Tara, samahan niyo ako. Ang isang product sa ganitong mga area mga kanegro ay yung kagu o tinatawag nating clam. May mga iba't ibang pamamaraan mga kanegro kung paano kumuha sa mga ganito. Yung iba, kinakapas pamamagitan ng paa, ginagapas. Pero itong malupit mga kanegro, ako, ginagawa ko, finifinger ko lang. Ang unang pamamaraan nga mga kanegro ng pagkuha ng ganito ay ang pagkakapa sa pamamagitan ng paa. Pero mag-iingat po dapat tayo kasi maraming nakakatusog dito tulad ng mga bulok na dahon ng nipa at ng mga nyog at iba pa mga kanegro. Alam nyo ba mga kanegro, ang kagu ay masarap. May mga iba't ibang luto din to mga kanegro, pero sa akin, ang the best na recipe dito mga kanegro ay yung dinakdakan. Oo mga kanegro, dinakdakan. Liban sa masarap din itong kilawin, masarap din ito sa dinakdakan mga kanegro. Ang kalaban nga lang dito mga kanegro, malamok po, kaya pag kayo, pumunta kayo ng ganito, gumamit po kayo ng mga may sleeves. Para hindi po kayo lamukin. Kung nakikita nyo yung mga linya-linyang yan mga kanegro, yan po yung pinaggapasan nila. Ginagapas nila yung lupa mga kanegro, tapos kapag may tumunog na parang bato mga kanegro, chinecheck nila yon kung kagu nga ba o bato. At syempre mga kanegro, ang malupit na pamamaraan kung paano manguha ng ganito ay ang paggamit ng middle finger. Hindi yun nakapagtataka mga kanegro, tama, ang kagu ay pwede rin gamitan ng daliri. Siguro iba yung kagu na iniisip nyo ng mga kanegro. Ang dumi kasi ng iniisip nyo eh. Ang hirap sa inyo, hindi kayo naniniwala kapag walang proof. So heto na mga kanegro, sasampulan ko na kayo. Heto oh. Ayan, heto mga kanegro, kita nyo yan. Kuhulaan ko, may kagu dyan. Ayan mga kanegro, kita nyo nung dinaliri ko na masa. Gagamitin lang natin, daliri natin na yan mga kanegro. Ayan yung pangkuha natin. Ayan mga kanegro, ayan kagu yan mga kanegro. O diba? Tara mga kanegro, maghanap pa tayo ng iba. Ayan mga kanegro, gamitan na naman natin ng magic daliri. Oh yeah. So ayan, may pangulam na tayo, walang kahirap-hirap. Ganap pa tayo. Ayan o. So, kukunin natin yan. Ayan o. Ayos. Sumisilip siya. So, ano masasabi nyo mga kanegro? Sa inyo kasi iba finifinger nyo eh, pero sa akin ang ginagamitan ko ng daliri yung mga ganito, hindi yung kung ano-ano. Kaya kayong mga viewers dyan, magtino na kayo mga idol. Sinusumpa ko, magsumpaan tayo. So ayan si Bayaw mga kanegro, marami na po siyang kuha. Ito yung matindi, siya talaga yung hunter pagdating ng mga ganyang bagay. Kumbaga tayo eh ano, pitchy-pitchy lang mga kanegro. Eto mga kanegro, may nakapako dito. Ayan, natapakan ko lang, ewan ko lang kung kagu to. Ayan, kagu nga siya mga kanegro. Natapakan lang natin. Alright, trap. May nakit tayo pero feeling ko maliit lang to. Ayan, maliit siya mga kanegro comparing sa iba. Pero okay na yan.
Actually mga kanegro, yung gawain ito, gawain ko pa ito nung bata pa ako. Kasi kami ng mga pinsan ko, madalas kami sa ilog. At ayan yung mga nagiging libangan namin, yung pagkuha ng kagu o clam. Doon din kami natuto mga kanegro kung paano sila kunin. Ayan mga kanegro, bukod sa kagu, nagkakain din po yung mga yan. Balikokay ang tawag sa amin, chic po sa iba. Hindi ko po alam po anong tawag nyo dyan, pero masarap din po yan. Marami po, tsaka dito may mga talababate, pero maliliit nga lang siya. Ayan mga kanegro, masarap yan. So ito po yung mga karaniwang kabuhayan dito sa Pamplona. Nanging isda, pagsasaka, saka kung ano-ano, kita yun po yung mga yan. Yung mga nipa po, ginagawa rin nilang gubungan, minsan binibenta po nila. Yung mga shingled na, ano, na nipa, yung gawa na po, ready na para sa gubungan. So ito po yung mga yan. At ito naman mga kanegro, ang tawag dito sa amin, tabbi. Nipa fruit. May proseso siya kung paano gawing wine. So from this nako-convert po to ng nipa wine. Lampanog po kung tawagin. And that's all for this video mga kanegro. Sana nagustuhan nyo ang aking content ngayon. At kung nagustuhan nyo nga ito mga kanegro, ay pag-support po ang Kanegro Vlog sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share, pag-follow po sa aking Facebook page at pag-subscribe po sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Adios! Broke hearts could care.